Hi Earth Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano yung mensahe sa iyo for today. So, ayan, April 1 na, no? Ang bilis. Ang bilis ba ang bagal? Ha, Earth Signs? Kung na problema kayo, tsaka bumagal yung oras para sa inyo. Pero yung mga nage-enjoy, ayan, ang bilis-bilis naman. Ikang natapos ng March. So, ayan, positive lang dapat tayo and enjoy every moment kasi hindi natin alam kung hanggang saan lang ba yung time natin. Yes, that is reality. Lahat tayo mapupunta dyan. So, di ba, dapat ang goal natin sa buhay ngayon is maging masaya tayo, maging fulfilled ang ating buhay. Tignan natin. So, para naman po pala sa mga gustong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below and sa comment section. Pati na din kung paano bakuhanin yung inyong natal chart, ilalagay ko din po yung link. So, i-click nyo lang yon and fill upan nyo. Dapat lang alam nyo kung anong oras kayo pinanganak at kung saang lugar. Tignan po natin. This is for Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Okay, yung nalaglag. Serapim, Serapiel, tune in to the divine will, open to higher illumination. Tune in to the divine will. Okay, so iba po sa inyo, meron kayong mabigat na kinakaharap. Pero do not worry, kasi may mag-o-open na new door for you. Mas maiintindihan nyo kung bakit ba nangyari to sa life mo. Diba? Yung mga lessons. Diba? Sa exam kasi, ay sa school, diba? Lesson muna bago exam. Pero sa totoong buhay, exam muna bago lessons. So, ang dami mong matututunan. Earth Signs. Ayan, nawawala ako. Naligaw na, ek. Tignan natin, ano yung mensahe sa'yo? Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano pa po yung mensahe for you? This is for you, Earth Signs, Spirit Guide. So, yeah, yung iba sa inyo, nawalan kayo, o kaya you are feeling lost as of this moment. Intuitive communication, silent whispers of the heart. Yung iba po sa inyo, ayan, sinusunod nyo na ba yung inyong intuition? Yung iba sa inyo, may mga, yes, yung iba po sa inyo, clairaudient kayo. So, naririnig nyo yung mga guidance through your ears. Oo. And also, yan nga po, mataas din yung inyong intuition. So, minsan may mga bagay na, paano ko yun nalaman? Hindi ko alam. Minsan, nagugulat ka na lang, no? So, embrace your spirituality. Embrace your gifts. Kasi makakatulong yan talaga sa inyo. Baka nga hindi lang sa inyo, pati sa ibang tao din na malalapit sa inyo. Tignan pa natin, ano pa yung paparating. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs for today, April 1. Spirit Guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. So, mayroon tayo ditong true. Yes, what you're asking about is truth. So, ayan, totoo daw. Ano ba yung tinatanong nyo? You're asking for the truth. So, tignan natin ano yung paparating sa'yo. So, siguro ito yung madalas mong sinasabi. Pag nakikipag-usap ka ngayon, Earth Signs, parang, di ba, pag sinasang-ayunan mo yung sinasabi nung kausap mo, true, 100%, yung mga ganyan. Tignan natin. O kaya, ang sinasabi sa'yo ng iyong spirit guide or ng iyong intuition is true. Tama yung nararamdaman mo. Totoo yan. Huwag mong pagdudahan. This is for Earth Signs. Ano pa po yung paparating kay Earth Signs Spirit Guide regarding love, money, career, kung ano man pong aspect ng life niya.
ang mapipick up natin. Meron tayo ditong the anchor. So, yung iba sa inyo, nai-stress kayo pagdating sa inyong security, sa inyong mga goals. Okay, yung iba po sa inyo, nagkakasakit kayo, kakaisip dito. So, alagaan nyo din po yung inyong mental health. Please. Okay, so mahal na mahal mo tong ginagawa mo. Yung iba sa inyo, about to sa inyong trabaho. Yung iba naman po sa inyo, parang ang goal nyo is, sabi natin ko na rin, mabigyan ng bahay, maginhawang buhay yung inyong family, yung inyong nanay at tatay. Ganyan. O siguro yung iba sa inyo, baka tatay nyo na lang yung buhay, o kaya naman nanay nyo na lang yung buhay. So parang yung iba sa inyo, ganun, gusto nyong mabigyan sila ng magandang buhay. Para bang gusto mong makabawi sa kanila, sa lahat ng sacrifices na binigay nila sa'yo. Or na ginawa nila para sa'yo. Okay? Tingnan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Pagdating sa iyong finances. Tingnan natin. This is for you. This is for you. Earth signs. Finances, Knight of Pentacles, and Two of Wands. Ano pa po, Spirit Guide, ang mensahe natin? Ace of Cups. Parehas to, Ace of Cups din to. One more card, please, Spirit Guide. Okay, tingnan natin to. Puro Knight, ay, Page, and ano. Yung iba sa inyo, ma'am, hindi naman kayo nahihirapan sa pera. Pero yung iba po kasi sa inyo, parang nagsisimula pa lang kayo. Siguro nga po yung iba sa inyo, kaka-graduate nyo lang at hindi ito naabutan ng isa sa parents mo. Diba? O yung iba sa inyo, yung nafe-feel ko. So yan, Page of Pentacles. Yung iba sa inyo, meron kayong gustong i-improve dito pagdating sa inyo. Syempre, this is your finances. Or siguro, ayan, pamumuhay nyo. Gusto mong i-improve. Kaya lang po yung iba sa inyo, nakakaroon kasi kayo ng takot dito. Or sabi natin, nakakaroon kayo ng doubt pagdating sa inyong mga kakayahan, sa inyong abilities. So, nakikita ko dito, Earth signs, kung hindi mo kayang mag-isa, hanap ka ng mga makakatulong sa'yo. Kasi, you're very passionate eh. Pagdating dito sa ginagawa mo. Or hindi ko alam kung ano to. Kung ano man tong trabaho mo, no? Very passionate ka dito. Yung iba naman sa inyo, very passionate kayo pagdating sa negosyo nyo. Kaya lang, kasi kailangan nyo ng makakasama. Kailangan nyo ng makakatulong dito. Kailangan nyo ng aalalay sa inyo. So, yun nga po. Tapos yung iba sa inyo, medyo may takot pa kayo dito. So, siguro hanap kayo ng mentor. Ayan, kung hindi man business partner, mentor po yung hanapin nyo para mas mag-guide talaga kayo. Okay? So, ayan o, ang sobrang ingat nyo sa inyong kaperahan. Actually, madaming perang papasok sa inyo kasi nga mahal nyo yung ginagawa nyo. And also, yung iba po sa inyo, kahit hindi ganun kalaki yung perang dumarating sa inyo, talagang sobrang thankful kayo. Alam mo yun, natututo kang i-appreciate yung mga maliliit na bagay, earth signs. Kasi nga yung iba sa inyo, na-open na talaga yung inyong spirituality, yung inyong mga psychic gifts na naiisip nyo na hindi pala mahalaga yung mga material things. Diba? Mas mahalaga pala, masaya ka, at nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Tingnan pa natin, pagdating sa... Hindi ko naman sinabi na okay lang sa inyo, wala kayong kitain, ganyan. Kung hindi, kahit maliit yung kinikita nyo, masaya pa rin kayo. Tignan natin. Ewan ko kung ano tong very fulfilling na ginagawa mo. Pagdating sa iyong career, new beginnings. Ayan, mukhang susundin nyo na talaga yung puso nyo. Ayan, medyo naghihintay lang siguro kayo ng right time. Pagdating dito, meron kayong gustong i-pursue talaga. O, kaya lang medyo pinagpapaliban po nung iba sa inyo. Ayan, siguro kasi meron kayong pinaprioritize sa ngayon and alam nyo na pag pinursue nyo agad itong passion nyo, mahihirapan kayo. Alam nyo yung struggle, ganyan. So, kayo ngayon, ayan, sacrifice muna and hintay-hintay muna sa right time. Sabi naman sa'yo dito, tune into the divine will. So, huwag kang mag-alala kung ano man itong gusto mong i-pursue regarding your career.
Ayan, so iba po sa inyo, baka nagbabala kayong lumipat ng trabaho or mag-focus na lang kung meron po kayong business. Ayan, darating din kayo sa time na yan na makakapag-decide talaga kayo kung ano ba talaga yung gusto nyong gawin. So huwag nyo lang madaliin. Tignan naman natin pagdating sa iyong love life para po sa mga single in a relationship at married spirit guide. Ano po yung mensahe natin kay Earth Signs for today, April 1. This is for you. Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. In a relationship. Para sa mga married. Okay, kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. So, sa mga single pala to. Para sa mga single dyan, earth signs, yung iba po sa inyo, ayan. Unti-unti na yata kayong nai-in love dito sa taong kausap nyo. Or baliktad, baka yung taong, or parehas pala kayo. Nagiging malalim na tong mga pinag-uusapan nyo kung meron ka mang kausap ngayon. Retreat, o, diba? Parang kayo lang yung tao sa mundo. Nag-i-enjoy kang kausap yung taong to. Ewan ko ha, kung sino tong may kausap na to. Pero yung iba naman, wala. O, kung yung merong mga kausap dyan, sobra kayo nag-i-enjoy ng person mo. Di pa kayo. Pero siguro, yung getting to know each other pa lang kayo ng person na to. Ayan, sobra kayong enjoy. Basta, enjoyin mo lang din talaga yung nangyayari sa life mo ngayon. Kahit single ka. Malay mo, yan ang makatuluyan mo. Earth signs, para naman po sa mga in a relationship, release your ex, the golden mirror, self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing. So this could be you, this could be your person. So yung iba po sa inyo, ayan, baka hindi pa kayo nakaka-move on from your ex. Kaya ang nangyayari, naapektuhan yung inyong current relationship. Okay, kung hindi mo kayang i-release si ex, sabi ni universe, i-release mo na lang yung sarili mo from this relationship. Kasi magiging toxic siya. You see, this is one-sided relationship. Yung iba po sa inyo, parang dinaan kayo sa mga regalo. Hindi ko naman sinasabi na materialistic kayo. Ah, yan. Okay, before, siguro ganun yung tingin nyo, yung perspective nyo na, okay, tatanggapin ko na nga yung taong to, ganyan. So, alam mo yun, mas nagiging practical ka dito. Earth signs, pero nung nandito ka na sa relationship mo, nakita mo or na-realize mo nung iba sa inyo na hindi pala okay or hindi pala masaya pag material lang yung, alam mo yung basta, material na bagay lang, mas na-realize mo na dapat mas masaya ka sa relationship. Kaso hindi eh, kahit na may mga material things dito na binibigay sa iyo yung jowa mo, mabababae man yan or lalaki, earth signs, hindi ka pala masaya kasi hindi talaga yun yung gusto mo. And actually, yung iba sa inyo, hindi pa kayo nakaka-move on from your ex. Some of you naman, baka ito yung karelasyon mo ngayon, siya yung hindi pa nakaka-move on sa ex niya. So, nangyayari dito, ikaw lang yung nagmamahal, ikaw lang yung nag-e-effort from this person. So, nasa sa inyo na yan kung ipagpapatuloy nyo pa ba itong relationship nyo or i-give up mo na siya kasi yung iba sa inyo, kayo lang yung nag-e-effort dito. Or baliktad, baka yung person mo lang nag-e-effort dito sa relationship nyo. So sabi ko nga, pwedeng mabaliktad yung roles. Tignan nyo na lang kung saan kayo makaka-relate. So para naman po sa mga married, meron tayo ditong meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. Attraction. Ba't ganun? Ano to, may dinadate yung person mo. Ha? Huh? Okay, basta nyo parang nagmo-move on na kayo dito sa marriage nyo. Yung iba naman po sa inyo, parang dalawa kasi scenario na nakikita ko dito. Yung isa nga, nagmo-move on na. So, nakikipag-date na. Ayan, in-open niya na yung doors niya kasi baka nauna na yung asawa mo. Earth signs or baliktad, ganyan. Love yourself first, yes. Yung iba naman po sa inyo, kayo pa rin ang asawa mo, tapos ito, parang bumabalik kayo sa dati. Alam mo yun, like, niyayaya kanyang lumabas, mas pinagbubuti niya yung
ano ba, nagbibigay siya ng service sa iyo ngayon. Parang ikaw naman yung pinagsisilbihan niya, earth signs. Tapos yung iba po sa inyo, ayan o. Ang dami niyong time para sa sarili niyo. Kung before, siguro kasi malalaki na siguro yung mga anak ng iba po sa inyo. Or kung hindi man malalaki na, yung kaya na bang iwan, ano ba yung kaya na nilang magluto, ganyan. Pero mga wala pang work, ganyan. So, iba po sa inyo, ayan, parang madalas kayong yayain ng asawa nyo ngayon mag-date. Alam mo, sobrang attracted niya sa inyo. Parang hindi naman nagmumurang kamatis, ganyan. Pero parang ganun yung relationship nyo ngayon. Parang alam mo yun, mas naging matamis earth signs. Yung iba sa inyo, ha, yun yung ano, yun yung nararanasan nyo ngayon. Parang kakaiba, alam mo yun. Hindi naman sana wiwirduhan ka, kung hindi masaya ka nga eh. Yun yung nararamdaman ng iba sa inyo. So kung nagtataka kayo, totoo ba itong pinapakita ng asawa ko? Yes, totoo po yan. Oo. Basta ang sweet lang na nakikita ko dito, earth signs. At di ko alam kung sino yung nakakaranas ng ganyan sa inyo ngayon. Pero dapat maging masaya ka. Kasi totoo yan. Okay? So yan lang po yung mensahe sa'yo. Earth signs, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. See you again on my next video and more blessings to come. Bye-bye and, ayun nga, more blessings to come nga, paulit-ulit.